Yes guys, so ngayon guys, excited ako na i-share sa inyo yung result ko dito po sa strategy na ginagawa ko personally. So ngayon guys, meron ako ipapakita sa inyo, meron tayong profit dito ng 4,138.46 US dollar. Dito po sa trader na to, ang pangalan po ay Bolot Trader. Kasi before guys, ngayon nanonood na kayo dati, ay nawala tong trader na to and nagbabalik po siya dito po sa platform na to. And the good thing is, profit po tayo ng 4,138 sa pagka-copy trade dito sa trader na to. Ngayon guys, kung gusto nyong malaman kung ano yung gagawin or ano yung ginawa ko, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo at ituturo ko sa'yo yung step by step na gagawin mo para makopya mo itong trader na to at para kumita ka rin katulad ng result ko dito. So guys, huwag nating patagalin. Let's go! Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng totoong pera sa online tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bagong upload na video. Ma-appreciate ko rin hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. Okay guys, so bakit kailangan mong panoorin yung video na to hanggang sa dulo? Una guys, you can potential income ng 50,000 to 300,000 per month. Yung nakita nyo kanina sa akin, that's 1 month. So okay na yon, copy trading lang. Pwede pong gamitin yung cellphone. Yes, meron pong application. Alright, pwede nyo pong gamitin yung application or cellphone nyo sa pag-trade lang dito. And of course, no skills needed. Hindi nyo kailangang maging magaling na trader dito. Kasi ang gagawin nyo lang is kakopy nyo lang yung mga trader na mas magagaling. And of course, this is 100% full step-by-step tutorial. And number 5, guys, for risk takers only. Hindi pwede po yung dito yung balat sibuyas. Yung konting talo sa trading, kung ano-ano yung sinasabi, hindi po para sa inyo ito. Para po sa mga traders na mga risk takers. Alright? And of course, number 6, para sa mga seryoso lang na gustong kumita talaga ng pera sa online. Kung hindi ka seryoso, kumbaga nakikipnood ka lang or hindi ka naman seryoso, eh hindi mo, wag mo nang ituloy panoorin yung video na to. Hindi para sa'yo to. Para lang ito sa mga seryoso talaga. Alright? And of course, you can make big profits talaga dito. And this is 100% legit 100%. Alright? So, let's go! Alright guys, so ito yung first step na gagawin mo para makapag-start ka dito po sa website na to. Ang gagawin mo is, click mo yung link dyan sa description. Merong link yan. Okay, nasa baba. Click nyo po yan at ito po yung mismong makikita nyo. Dito sa right side na to, okay, sa part na to, yung get started, yan ang i-click natin at lalabas po yung katulad nito. Okay, so join Bityard. Pwede po tayo mag-register gamit po yung email registration at pwede rin po yung mobile registration. Okay, so updated na to guys. Kung mobile, okay, dapat siguraduhin nyo na 6-3 yung nakalagay dyan. Then ilagay nyo na po yung 9 agad. Okay, kung ano man yung mobile nyo. Then, i-click mo tong send. At meron silang isesend na verification code dun sa cellphone number nyo. At yun naman yung i-input nyo dito sa verification code. So, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung inilagay nila dyan. And then, maglalagay po kayo ng password. Alright? So, yung password nyo ay dapat po ay safe and secured. Isulat nyo, mas maganda. Pagkatapos nyan, click nyo lang yung get started. Okay? So, may account na po kayo. Pwede rin yung email registration. The same, ilagay nyo muna yung email nyo dito, then click nyo rin yung send. I-input nyo yung verification code, usually number yan, 6 na number. Punta kayo dun sa promotion o kaya nandun sa primary yung sa email nyo o kaya sa spam. Hanapin nyo doon yung number na yon kung wala dun sa primary nyo. Okay, and then input nyo rin yung password nyo, then click get started. Meron na po kayong account kay Bityard. So before tayo mag-start guys, kilala ko lang din muna yung Bityard. Okay guys, ito na po yung Bityard. Si Bityard guys, ito po ay based sa Singapore. Okay? So, 3 years na po sila sa exchanger. Okay? Or trading. So, sila po ay 3 years na at ito po ay
Okay, meron silang 36 na cryptocurrency at CFD. Meron silang derivatives. Ano ba yung derivatives yan? Yung gold, crude oil. Meron din silang forex at magkakaroon po ng stock token. Okay, yung mga stocks na tokenized, magkakaroon din po si Bityard. Alright, so ito po yung mga yon. So bakit kailangan mong mag-trade o gustuhin mag-trade kay Bityard? Una, meron silang mga licenses, extensive products, merong copy trading at meron silang easy, okay, deposit and withdraw. Yan ang ibig sabihin niyan. At 3 clicks lang guys, meron na po kayong account dito. So ito po yung mga regulations and licenses, meron sila sa Singapore, United States, Estonia. Yan, so meron tayo niyan, meron sila diyan. So meron po siya sa Android or sa App Store and sa Google Play. Pwede po tayong mag-trade diyan. All right? So ngayon, halimbawa, meron na po kayong account. Okay, so nag-login ka na, click mo yung login yung nandito kanina and then makakapag-login na po kayo agad. So dito, ang first thing na gagawin natin is secure natin yung account nyo. So click nyo yung nandyan. Okay, so ang gagawin natin ay i-secure nyo yung account nyo. Yan. So dito sa pinakababa, okay, hindi ko kasi pwedeng ipakita lahat yan. So kailangan nyo i-secure yung account nyo. Okay? So once na-secure yung account nyo, dapat meron po kayong valid ID. So yung ID ay dapat ay hindi yung kung ano-anong ID lang. Dapat may maganda government. Okay, mas maganda. And kapag may problema kayo, pwede nyo pong i-click yung help. Okay, 24/7 po yung customer support ng Bityard. Okay, so okay po yan. So hanggang ngayon, wala naman tayong problema. Almost 2 years na tayo kay Bityard and wala tayong nakikitang problema kay Bityard. Alright, so and the good thing is, pwede na po tayo mag-deposit. So click mo itong assets, then click mo deposit. Guys, pwede, para makapag-start tayo na mag-copy trade, syempre meron tayong fund dapat. Ano ibig sabihin ng fund? Meron po tayong capital. Okay, so hindi pwedeng mag-copy trade ng walang capital. Sabi nga kanina ng kasama ko, hindi pwedeng i-trade yung laway dito. Yung laway, kikita ng dobleng laway. Eh, hindi pwede. Meron ka dapat capital. Alright? So, kaya sinasabi ko kanina na dapat seryoso. Kasi kung walang pera, eh, paano ka mag-trade? Okay? So, dito, pwede tayo mag-deposit gamit po yung USDT. Okay? Gamit yung TRC20, Binance Smart Chain, at saka Ethereum Network. Okay? Or ERC20. Kaya lang yung ERC20 kasi medyo mas mahal. Etong BSC, okay din yan, mura din yan. At saka yung TRC, which is yung Tron, mura din siya. Kung magde-deposit kayo dyan, gamit yan, copy nyo lang yung address dito. Okay? Pero kung gagamitin nyo naman po yung coins.ph, okay, madalas kasi sa Pilipino or sa Philippines, usually gamit nila coins.ph or kaya GCash. Alright? So, o kaya ano yung access nilang pwede? Coins.ph, halimbawa yung gagamitin nyo, or PIDAX, pwede rin yung PIDAX or ABRA. So, make sure na dapat ay gagamitin nyo. Halimbawa, ito pong coins.ph, XRP, mas maganda. So, ako, meron tayong 65,700 right now. Okay, so, paano ba ako nagkaroon yan? So, ang gagawin mo pala dito, para makapag-deposit kayo, click nyo lang po yung cash in. Okay? So, dito sa cash in, meron po tayong Palawan, Western, Emilio Villar, InstaPay ng Metrobank, InstaPay ng Union Bank, 7-Eleven, at yung mga banks na affiliated dito sa coins.ph. Pwede yan. Yung coins.ph, guys, ay regulated po ito ng Bangko Sentral or BSP. Regulated to. Ibig sabihin, pinapayagan to. Kaya yung mga medyo meticuloso dyan, regulated yan. Kasama na po yung PIDAX. Regulated na po ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas yung platform na to. Kasama na yung PIDAX. Alright? So, ngayon, kapag nakapag-cash in na kayo, paano ba mag-cash in? O, basic lang. Click natin yung Palawan. I-enter nyo kung magkano yung gusto nyo i-deposit. Okay, babayaran nyo lang yan. Okay, so meron kayo 30 pesos na fee. So, 5,030 yung babayaran nyo. At may re-receive nyo ay 5,000. Click natin yung next step para makita nyo din. Okay, so dito, ito na po yung mismo na gagawin nyo. So, isusulat nyo na lang po lahat yan. Kung ayon nakasulat dyan, yun yung ilalagay nyo sa papel sa Palawan. Ganun din sa Mlulier or pwede rin sa bank. Okay? So, sana malinaw. Kapag okay na, halimbawa, balik tayo sa ating My Wallet, kung coins.ph yan. Okay? So, ang gagawin mo lang is convert mo lang papunta sa XRP. So, mura lang naman yung conversion yan. Kapag nasa XRP na, yung pera nyo, ay click nyo lang po yung send.
At pupunta ngayon tayo dito sa Bityard. So, ginamit natin XRP. Sa XRP guys, tatandaan natin na dalawa yan. Merong deposit address, tag or memo ang tawag yan. Magkaiba yung term pero pareho lang sila. Tag at saka memo, siya rin. Kasi baka sabi mo tag pero memo yung nakasulat, okay lang din yan. Okay, so halimbawa, punta tayo dito. Papadala tayo halimbawa ng 200 na XRP. Okay, so that's 10,000. Halimbawa lang ha. So balik tayo dito sa Bityard, copy mo yan. At dito mo ilalagay yung address. Okay, paste mo lang dyan at saka yung memo. Okay, so nakalagay dyan o. Destination tag. Okay, so kukopyin lang natin yan. Then, copy mo yan. Then, pwede nyo pong ilagay dito yung tag. Yan, so, and then, oh, what's it? First name. Oh, ilagay nyo lang yung first name nyo. Last name. Okay. Destination wallet. Kung wala yan, click nyo po yung other. Kung wala po yung, so may Binance na yan, di ba? Kung walang Bityard dyan, lagay nyo lang po yung other. Hanapin nyo yung other. Okay, so marami na po palang affiliate dito. eToro. Kung wala yan, lagyan nyo lang yung other. Yan, so, and then, okay na yan. So, pwede nyo ilagay yung pangalan nyo dyan. Kasi, ewan ko kung bakit binago to ni Coins.ph. Pero, para makatulong yan. Then, ito lang yung fee guys, so 0.00045 XRP, yan po yung fee. Wala pang 12 pesos yan, alam ko piso lang yan. Okay, then click mo lang yung continue. Okay, and then wait mo lang dito sa Bityard mo. Pagdating niya dito sa Bityard, ang mangyayari pala kung XRP yan, mapupunta siya dito sa XRP. Nandito siya, halimbawa, dito siya mapupunta sa XRP. Para magamit nyo sa copy trading, ang gagawin nyo muna is pwede nyo pong i-convert or pwede nyo pong i-trade. So, halimbawa, i-convert mo yan sa USDT. So, halimbawa, yan. So, ito yung XRP natin. Ko-convert mo. Exchange all mo lang. Click exchange all. And then, click mo lang yung convert. So, click natin yung convert. Yan. Mapupunta na siya sa USDT. Yan. Pwede na tayong mag-copy trade. Okay. So, ang ginawa ko ganito. Ang ginawa na gagawin mo din pala. Okay. Pupunta ka lang dito sa copy trade. Yan. So, sabihin ko na rin pala guys kung ano yung advantage or risk naman dito sa copy trading. Kapag natalo yung trader, syempre matatalo ka din. Kasi ang mangyayari is, kung ano yung ititrade niya, yun din yung magiging trading mo sa platform ng Bityard. Kasi nag-copy trade ka. So, ganito yun. Makikita nyo po dito yung mga traders. So, merong Looper, Assassin, Bolot, Trade. Okay, King's Manners, at iba't iba pa. Okay? Pero sa akin, ang ginawa ko ay si Bullet Trader kasi siya yung may isa sa mga malaki yung hindi mataas yung profit rate niya pero malaki po yung kita mo sa bawat trade niya. Yung sa akin ha, kaya malaki. So, papakita natin ngayon dito. Halimbawa, kakopi natin tong si Bullet Trade. So, magkaiba sila. Pero I recommend si Bullet Trader. So, kung napapanood mo, pwede yung kopyahin si Bullet Trader. Bakit magaling siya? Ewan ko kung parang anong country saan siya galing. Pero magaling talaga siya. So, halimbawa, ito, kakopy trade natin. Si Bullet Trade, ha? Pero yung isa, Bullet Trader yon, may R. So, ito yung makikita nyo once na magkakopy trade kayo. Nakalagay dyan, fixed count or fixed ratio. So, it's up to you kung gusto mo yung ratio. Okay. Pero I suggest, mas maganda yung fixed count. Yan. So, kung gusto nyo, $5 lang po pwede siya. Ibig sabihin, 250 per trade nila. Okay? Ito naman yung margin. Ibig sabihin, yan yung magagamit mong kapital. Pero maliit lang naman yan, hindi niya magagamit lahat yan. Depende kung gaano siya kabilis mag-trade. So, okay lang yan. Kahit mababa, pwede rin mataas. Okay, then i-click nyo to. Naka-switch naman siya automatic. And then, click mo lang yung copy. Ganun lang kadali. Click mo lang yung copy. Yan. So, okay na siya. And then, para ma-sure nyo na nakakopy na kayo, pwede kayong pumunta rito sa parang ulo na yan, then manage copy trades. So, makikita nyo guys, nandito na siya. Oh. Okay, so, makikita nyo siya dyan. So, halimbawa, si Bullet Trade, so negative siya sa akin. Yung isang copy trade ko sa kanya, meron siyang loss. Kaya nga, I recommend si Bullet Trader. Ito na po yung original na Bullet Trader. Kung before, yung March, April natin, nakikita nyo, kung viewers na kita dati, siya yan, siya na po yan. Okay? So, pwede nyo rin siyang i-edit kung gusto yung edit. Yan. So, halimbawa, medyo sa tingin nyo ay medyo marami siyang itrinetrade na talo nyo. Pwede yung bumaba kayo sa 5.
or pwede nyo rin i-switch off. Okay? Kung ayaw nyo nang i-follow siya, click mo lang yung unfollow. Alright? Kung ayaw mo na, unfollow lang. Pero pwede nyo munang i-switch off muna. Ibig sabihin, naka-follow ka pero naka-switch off lang. O temporary lang, pwede rin yon. Okay? So, okay na siya. So, alimbawa, sa atin, so balik tayo dito. Siguro, ang tatanungin mo sa akin, eh Mark, paano ko ba i-withdraw yung profit ko? So, basic lang din, madali lang. Punta ka lang sa assets. Okay? So, pwede ka rin mag-withdraw gamit yung XRP. Pwede rin po yung BTC. Papunta sa coins.ph or pwede rin sa ibang platform. Pwede sa Binance, pwede sa Abra, or pwede sa PDAX. So, pwede rin. So, halimbawa, XRP, click mo lang yung withdraw. Kung coins naman yung gagamitin mo, dito mo naman ilalagay ngayon yung kinuha mo dito. So, halimbawa, nandito ka ngayon sa coins.ph, ikaw naman ngayon yung magre-receive. Click mo naman yan, show mo lang yan. So, i-copy mo naman ito ngayon. Copy, then, dun mo ilalagay ngayon sa Bityard para ma-withdraw mo yan. Pero, merong time dito, guys. Merong time at merong ding limit yung pag-withdraw. So, usually, guys, ang time ng withdrawal dito, 9 a.m. hanggang alas 9 rin ng gabi. Yan lang yung time ng pag-withdraw dito sa sa Bityard. Yung pag-withdraw dito, hindi siya masyadong mabilis. Pero, siguro, mga 5 to 10 minutes nandun na po sa wallet na ginamit nyo for withdrawal. Alright? So, yan lang yung ating mai-share dito. Guys, kung kayo hanggang ngayon nanonood, meron po tayong Telegram dyan. Meron pong Telegram sa Bityard lang. Meron pong Facebook group sa Pinoy Crypto Community. Kung ikaw ay passionate about sa crypto, meron din tayo dyan. So, follow mo lang yan. So, manood ka din yung mga ibang mga videos ko about Bityard. If you have more questions, nandyan din po. Okay, so yun lang aking may share in this video. Sana nagustuhan nyo at sana nagkaroon kayo ng idea para additional source na pwede nyo pagkakitaan. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.